Magsitayo na po ang lahat. Anak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdirihang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit, tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakit siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila ay patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngingit-ngit sa galit
ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kaniyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kaniyang patotoo. Ang naniniwala sa kaniyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kaniyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kaniya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kaniya ang poot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Sa atin pong ebanghelyo ngayong Huwebes, sa ikadalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, para maunawaan natin kung bakit ito sinabi ni Jesus, ay kailangan nating balikan
kung sino ang kaniyang kausap. Ang kanya pong kausap ay si Nicodemo. At bilang tao na nais makipag-usap kay Jesus, itong si Nicodemo, noong Lunes pa lang, ito na ang ating binibigyan ng pansin. Sino si Nicodemo? Si Nicodemo po ay isang Pariseo. At bilang isang Pariseo, siya ay miyembro ng kanilang elders o yung tinatawag nating Assembly of Elders or Sanhedrin. Siya ay miyembro ng 23 na mga elders, kung hindi man sa 23, sa 71. Nangangahulugan na kapag miyembro ka ng kanilang elders or Assembly of Elders, ikaw ay taong aral. Ikaw ay taong may alam. Alam mo ang kasulatan mula pa sa mga batas ni Moses hanggang sa kaduluhan ng kasulatan hanggang kay Isaías. Ipinakita sa Ebanghelyo na ating binasa ang tunay na kagalingan o pinanggagalingan ng mga salita ni Jesus. Ito ay nag-umpisa sa isang simpleng tanong na sinagot ni Jesus ng napakaraming katotohanan. Ito ay nag-umpisa sa pagtatanong ni Nicodemo na paanong maipanganganak na muli ang isang tao? Yung bang lagi nating naririnig na ininterpret naman ng iba na ang kaligtasan ay sa pagiging born again. Pero ang katotohanan ay born from above. Ibig sabihin, ang biniyag at ang Espiritu ng Diyos ang ibinibigay upang ang lahat ng taong naniniwala kay Jesus ay makaranas ng panibagong buhay. Pinakita ni Jesus ang katotohanan mula rito na mahal ng Diyos ang tao. Kaya ibinigay ng Diyos Ama ang kaniyang kaisa-isang anak upang ang lahat ng sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Familiar tayo sa verse na yan. John 3:16. Ngayon naman, ipinapakita sa atin ang tunay na resulta ng pagmamahal ng Ama sa anak. At ang pagmamahal ng anak at pagsunod sa Ama sa kaniyang kalooban. Dahil matalino si Nicodemo, akala niya ay kaya niyang tuntunin ang kaisipan ng Diyos. Akala niya ay ang kaisipang meron siya ang siyang lulutas sa tanong ng kaligtasan ng tao. Pero ipinakita ni Jesus na hindi talino ang kailangan. Ang kailangan ay ang puso na mayroong pagkukusa na magkaroon ng pagbabalik loob sa Diyos. Ang kaisipan ng tao ay iba sa kaisipan ng Diyos. Hindi natin kayang ikahon. Hindi natin kayang kumbinsihin ang sarili natin na kaya nating ilagay sa utak natin ang kapangyarihan at ang pagkakakilanlan ng Diyos. Tayo ay muling bumabalik na ang puso ang sandigan, na ang puso ang pinagmumulan ng tunay na pagkakakilanlan ng Diyos. Kaya nga po, nung sa mga nakaraan na ebanghelyo, si Nicodemo
ay gabing pumunta kay Jesus. Gabi siyang nakipagtagpo upang maliwanagan sa lahat ng kaniyang pagtatanong. Bakit po gabi? Ito ay simbolo na sa kabila ng katalinuhan ni Nicodemo, kulang pa rin ang bagay na kaniyang alam. At si Jesus bilang liwanag ang siyang magbibigay kaliwanagan sa mga pusong nag-aalinlangan sa kaniyang pag-ibig at sa kaniyang awa. Kaya nga po ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Yung divine love ang pwede lamang makaunawa ng tunay na hinaharap ng tao. Dahil ang pagmamahal ng tao ay palaging limitado at self-centered. Pero ang pagmamahal ng Diyos, which is divine, is encompassing everyone. Niyayakap lahat, tinatanggap lahat, walang iniiwanan kahit na ang mga pusong nag-aalinlangan. Kaya nga po, kahit na ikaw ang pinakamatalino sa lahat, kung wala kang pag-ibig, hindi mo rin mararamdaman at mauunawaan kung bakit ang anak ng Diyos ay nagsakripisyo para sa lahat. Kaya nga, di nga po sabi ni San Agustin, my heart is restless until it finds in you. Walang kapahingahan ang isang pusong nagdududa kung hindi magpapahinga sa Diyos na may gawa ng lahat. Huwag nating ilagay ang Diyos sa lohika ng tao. Huwag nating i-define ang Diyos sa limitadong kaalaman ng tao. Bagkus damhin natin ang Diyos at mararamdaman mo na ang tunay niyang pagmamahal ay makikita sa pagtalima o pagsunod sa kaniyang kalooban. Kung papaanong ang Diyos ay nagpakita ng kababaang loob ang kaniyang anak upang gawin ang misyong inatang sa kaniya. Tayo rin sa pagsunod sa Diyos, hindi natin kailangan ng talino, hindi natin kailangan ng yaman, ang kailangan natin ay kababaang loob na humihingi ng kaniyang awa dahil sa dulo ng ating buhay, Diyos pa rin ang ating daratnan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kaniyang mga aral. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito nawa ay buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, nawa ay hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo.
Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, nawa ay palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang pinag-gindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternal life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.